naka-power cut po yung setup natin. Kung mapapansin nyo yung pin slot is naka-turn off. Din yung RGB running light natin, yan. So mag-iiba yung disenyo niya ng ilaw pag na-click yung insert coin. Ayun, nag-blink-blink na yung ilaw. Hey, what's up? Magandang araw, Yamuas TV for another vlog na naman. At sa video ngayon is piso wifi tutorial, no? Manual wiring na naka-relay. So maraming nagre-request dito sa aking channel na gumawa daw ako ng video or diagram paano yung aking build sa mga previous na pinakita ko na video na naka-relay. So ito gagawa ko ng video tutorial sa pinakamadaling paraan. Pero bago yan, sa mga di pa nakapanood ng basic diagram paano gumawa ng piso wifi, panoorin yan. So bago tayo magsimula din, sa mga bago dito sa akin channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button sa baba at mag-like, at syempre click mo ang notification bell para kung may bagong video ulit ako ay ma-notify kayo. So tara, let's go. So ito na po lahat, kita niyo naman, napaka simple at napaka ayos tingnan, no? So bago ko ipakita paano yan pinagdugtong-dugtong, dito muna tayo sa relay. So ito po siya. So gumawa ko ng drawing, no, para sa kanya. So explain ko muna itong mga butas niya, itong lalagyan ng pin, anim yan, tatlo dito, tatlo sa kaliwa. So bago ang lahat, disclaimer lang po, hindi po ako electronics at hindi po ako specialist dito. Ito po ay based lamang sa aking experience sa negosyo ng piso wifi. So ito po yung ginawa ko na drawing na single relay, one channel po yung tawag dito, 5 volt single relay, one channel. So first, sa pinakaunang pin, may nakalagay dito, ground. So ito po siya, ground, papuntang pin 6, yan. So sa pin 6 ng orange pi-1, ito naman yung orange pi-1, no? So sa pin numbering ng orange pi-1, dito may ginawa din akong draw. Magsisimula kayo sa right side, 1, ito. Then, yung 2 is sa left side. Then, babalik ulit kayo sa right, 3, ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yan, pin 6, hahanapin nyo lang dito. Pin 6, no? So nasa left, papunta pa itaas, 1, 2, 3, yan. 1, 2, 3, yan yung pin 6. Yun. So dito naman, sa gitna ng relay, yung in, ilalagay natin sa pin 5. So pin 5, siya yung magiging seat pin controller ng queen slot, no? So ang gagawin niya, ang function pala nito, pag si client naghulog ng barya sa queen slot, tapos di nila na-click yung insert coin, no? So hindi kakainin ni queen slot yung barya. So pag na-click ni client yung insert coin, si motherboard natin is mag-send ng command sa relay, itong pin 5. Then si relay naman mag-send ng command sa queen slot. Then yun, tatanggapin yung barya nyo kung ilan yung equivalent, 1, 5 ba or 10. Then dito sa baba, ito, BCC. So makikita naman yan dyan dito, BCC. So yung BCC is voltage current controller. So itong BCC, pwede siyang positive, either negative, no? So 5 volts po ito, BCC 5 volts. So ilalagay natin sa pin 4 dito. So dito naman sa common, 12 volts positive. So lalagyan natin yan ng 12 volts positive. So mamaya isipapakita ko naman yan. Then dito naman sa itaas, itong normal open is wala tayong ilalagay dyan. So dito sa baba, NC, normal close. So ilalagay natin is red wire, no? Positive mula kay queen slot. So mamaya is ipapakita ko yan. So ngayon, proceed na tayo sa actual. Yan, actual. Ayan, sit up. So ngayon, dito na tayo sa mga materials ng piso wifi. So ipapakita ko na sa inyo, no, paano yan pinadugtong-dugtong. Pero bago yan, mention ko muna yung mga kailangan natin. So ito, itong step down module, no, 12 volts to 5 volts. At syempre yung orange pi-1, USB tulan, DuPont wires, ayan. Then yung single relay, one channel natin. At syempre yung queen slot. Ayan, ito yung queen slot, no, andyan. Then, syempre, yung running red light natin. So, ito yung ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano natin makontrol yung kanyang lights every my client na mag-connect. Then,
lahat ng materials na yan is ilalagay ko yung link sa description ng video na to kung saan siya mabibili. Then yung gagamitin din natin na power supply is 12 volts 5 ampere, pero yung akin dito is 3 ampere lang. So for video purposes lamang at dito natin yan ilalagay, no. So let's go. So pinaka first na gagawin natin itong si 12 volts, yan. 12 volts to 5 volts module. Yan. So arrange nyo kung saan nyo ilalagay. Then lagyan nyo ng itong power cord. Male power cord ni Orange Pi 1 dito. So Orange Pi yung gamit natin. So depende sa inyo, either Orange Pi 1 or Raspberry Pi. The next is USB to LAN. Yan. Fix natin dyan. Ilalagay natin dito. Yan. USB to LAN. At si relay. Yan. Yung main topic natin dito. Si relay. So pinaka first na gagawin nyo, 12 volts, itong sa right side ng module natin is 12 volts. So pag binaliktad nyo yan, may 12 volts na nakalagay sa likod or positive sign. Then dyan, ilalagay natin dito sa gitna, sa common. Ito, si common. Yan, ilalagay natin sa common. Then, yung negative naman is papunta kay queen slot. Yan. Yung negative is papunta kay queen slot. Then ngayon, yung positive naman ni queen slot is papunta dito. Dito sa baba. Itong pinakita ko kanina na normal close. Yan, queen slot, positive. So ito na siya. Queen slot, positive. So ulitin ko, si positive, papunta dito. Si negative, yung ground, papunta sa ating 12 volts. Then may natira na isa na wire, yung puti. So si puti naman is papunta, ayan, nakikita niyo dito sa baba. Yan, papunta dito. Yan, papunta sa pin 3. So saan nga ba makikita si pin 3? So andito, 1, 2, 3. Ayan si pin 3. Yan. So pagkatapos, dito naman tayo sa right side, no? Si ground, pin 6. Ground, pin 6, yung black, papunta sa pin 6. Then sa mid naman, pin 5, no? Yan. So ito yung magiging seat pin or relay controller natin. Itong yellow. Papunta naman yan sa pin 5. Dun. Then sa baba, yung pin 4, yung BCC. Yan. Papunta sa pin 4. So ulitin ko, si ground is papunta sa pin 6. Si relay is papunta sa pin 5. Yung BCC is papunta sa pin 4. So andyan naman yung drawing. Screenshot nyo lang to at pwede ito lang yung tingnan nyo pag na-screenshot nyo yan. So this time is i-test na natin. So maglalagay na tayo, no, ng access point sa ating USB to LAN. Yan. At syempre, si queen slot maglalagay na tayo. Dito sa queen slot. Yan. So dito pala sa build na to, di na natin kailangan maglagay dito sa baba, no, ni queen slot itong seat. Yan. Dito, ito, ito. Yan, nakikita ba? So wala na tayong ilalagay dyan. Ito lang. Yun. So let's go. A few moments later. So this time is i-test na natin. So andito yung running light natin, no. So di ko muna siya ilagay. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong queen slot, no. So itong setup pala na pinakita ko sa inyo gamit yung relay is naka-power cut yung ating queen slot. So kung makikita nyo, ayan, nakapatay yung queen slot. So meaning, every time na walang mag-connect sa piso wifi, yung queen slot natin is naka-power off. So, yan, ipakita ko. Click, insert coin. Yun. So, dyan na iilaw yung queen slot pag may client na kukunik sa ating piso wifi. Cancel natin. Ayan. So, every time mga kayamwas na walang makaklik sa insert coin, is naka-power off lang yung queen slot. So, kung makikita nyo, no internet connection, kasi di ko pa siya nalagyan, no, ng ISP yung LAN cable, kasi yun, ginagawa pa. So, mamaya is ilalagay natin yan kasabay ng RGB light. So, try natin. Insert coin. Yun, umilaw. Then, hulugan natin ng 10 piso. Ayan. 10 pesos. So, cancel muna natin. So, di tayo makapag go online, no? So, pag walang internet si board natin, mapapansin nyo, walang button dyan na go online. So yung mga hinuhulog ng client pag walang internet yung ating board is
Andyan lang yan sa credit, 10. So actually, pag may internet na yan, may malalagay dito na go online. So cancel muna. Then test natin na hulugan na di na press yung insert coin. O yan, so di siya kinakain. Ulitin natin itong 10. Wait. So mahirap mga kaimas pag one man team tayo. Hindi kinakain. Then click yung insert coin. Yun, 5 peso. Yun, kinain. Yan, naging 15 pesos. So again, so sa mga nanonood ngayon na nagustuhan yung setup natin, baka pwede nyo naman i-like ang video na to. At syempre, click nyo ang notification bell at piliin yung all para kung may bagong video ulit ako, i-man-notify kayo. So this time is ito naman, yung running light natin, RGB running light. So this time is ilagay natin, pero bago yan, explain ko muna. Tatlo yung wire ng running light, no? Red for positive, black for negative or ground, at saka yung pangatlo is blue. So explain ko. So yung, wait, turn off muna natin ha. Patayin muna natin, baka mag-grounded. So ito, itong red wire is ilalagay natin dito. Yan, dito sa positive. So isasama natin dyan. Then yung black naman is ilalagay natin sa dito sa negative, sa 12 volts. So again, positive, yung dalawang kulay pula is magsasama yan. At yung dalawang black is magsasama din yan. Then si blue is dito natin ilalagay. Dito sa red wire ng queen slot, yan, papunta dito. So ilalagay natin sa normal close, no? Itong si blue, isasabay natin dyan. So ngayon is ilagay ko na. A few moments later. Yan, nalagay ko na yung running light natin. Dito yung positive, yung negative, at saka yung blue is dyan. So kung makikita nyo, yung ilaw niya is pa-blink. So after mag-reboot nito, mamamatay yung queen slot at yung ilaw din niya is mag-iiba. So wait natin. Yan, nag-blink-blink lang, no? Wait natin na matapos mag-reboot yung ating system. Yun! So, namatay yung queen slot at nag-running light na siya. So, tingnan natin. Dito naman, sa client, no? Pag may nag-click ng insert coin, kung ano yung mangyayari. Yan, dito, pan-cell piece wifi. Yun, connected. So, itabi ko silang dalawa, no? Tabi natin. Yan. So, for example, is ito yung client. Then, tingnan nyo yung lights. Yan. Naka-running lights pa-circle, no? Then, click natin yung insert coin. Ayun. So, nag-iiba yung ilaw. Nag-blink na siya. Then, stop natin. Then, click natin ulit. Yun. Nag-blink na naman. Diba, astig? Yan. Yun. So, napakadali lang. So, kung nagustuhan yung ating video, baka naman dyan. So, sa mga gusto din magtanong kung paano yung insert coin light, no? Insert coin light na LED light yung gamit. Ito. So, ito yung kadalasan na ginagamit. Pero kung ako yung papipiliin, mas gusto ko ito. Sa mga gusto din na ito yung gamitin nila, disenyo sa kanilang piso wifi, gagawin nilang insert coin light. For example, every time na may mag-connect is iilaw lang ito. So, ipapakita ko na lang din dito, no, para matutunan nyo. So, yung pula, yung positive, is ilalagay natin dito. Isasabay natin sa blue. Yan. Then, yung black naman, is dito natin ilalagay sa ground. Paliguhan, be. So, baka may naghahanap dyan ng dalaga, oh. May assistant ako ng dalaga dito. Yun. So, dito natin ilalagay. Yan. Han, kunitihan. Diyan. Yun. So, isasabay nyo lang, no? Sa red wire ng queen slot. At saka dito sa blue. So, isang pin lang yan. Magkasabay sila lahat. So, kung mapapansin nyo, patay siya, no? So, click ko yung insert coin. Yun. Umilaw.
So, pwede yung dalawa yung ilagay niyo, no? Disenyo ng mga piso wifi nyo, may LED, may running light pala, at saka ito LED light. So, pwede yung dalawa. So, make sure lang na yung power supply nyo is 12 volts and 5 amps. So, yun, napakadali lang. Ops, bago ko tapusin ang video na to, baka may magtanong about kay Raspberry Pi, ang pin configuration ni Orange Pi 1 at Raspberry Pi sa build na pinakita ko is the same lang po. So, pwede kayong gumamit ng Raspberry Pi. So, sa mga gusto matry yung build tutorial ko, huwag niyo nang kalimutang i-click ang notification bell at i-subscribe nito ang aking channel para in case nagagayahin niyo yung video na yon, is madali nilang mahanap itong channel ko at yung video tutorial. So, kita-kits! Bye!